So, ano tong Republic Act 11-222? O yung rectification of simulated birth and the prescribing administrative adoption proceeding. So, nabanggit ko na kanina yung ano, yung simulated birth, di ba? Bilag na natin kan. Pero yung administrative adoption, isa ito sa type ng adoption na recognized sa Pilipinas. So, kasi walang masyadong nilabas yung Google, pero nung sinesearch ko to sa Google, lagi niyang inilalabas na agency adaptation. So, yung government agency, kagaya ng DSWD, ang naghahanap ng mga mag-asawa na pwedeng tumayong magulang ng mga batang to. So, yun. DSWD is a government agency. So, parang ganun yun. Yung administrative adoption. No? At saka yung sabi ng rectification of simulated birth, inaayos yung mga gusot dun sa simulated births. Ano, nandun yung mga procedures na babasahin natin bukas, yung mga importanteng sections lang na kailangan natin malaman. Pero yung ang isa pang type ng adoption is yung relative adoption. Ibig sabihin, yung mga magulang ni-renounce na yung right nilang maging magulang at pinauubaya na yun sa kanilang mga kamag-anak. Ayun, nangyayari yan. Relative adoption pala ang tawag dyan, no? Kasi dahil sa hirap ng buhay, maraming anak. So, yung mga anak, yung ilan sa mga anak, binibigay sa mga kamag-anak nilang may kakayahang mga laga ng isang bata. Okay? Yun. Relative adoption. So, nirenounce mo na yung parental duty dun sa kamag-anak mo na makakapag-provide at makakaalaga dun sa mga anak mo na below 18 years old. Di ba? So, yun lang yung mga bago natutunan natin ngayon. And then, bukas kasi, yung mga specific nitong mga RA na to, hanggang weekend, doon tayo mag-emphasis, isa-isahin natin yung mga sections. But definitely, ito muna ating magandang natutunan natin yung relative, administrative, or agency adoption at saka itong RA 11-222. So, yun lang po.